artista, sanay kami sa biglaan. May biglang hinihimatay na co-actor habang nagpe-perform ka. Ang catchphrase doon, sasaluhin mo. Hindi ka pwedeng magpanik. At ngayon, ganun din. Ang isasalaysay ko sa inyo ay katulad ni Jigong, sinabi ni Jigo, kwento ng buhay namin bilang artista. Sisimulan ko sa catchphrase na ito. Mula sa buhay hanggang sa buhay. O theater, play for life. Mula pa sa aking pagkabata ay pangarap ko na talagang maging artista. No, katulad ng sinumang nasa entablado, ako ay isang starstruck na tao. Kaya sumali po ako sa iba't ibang mga singing contest. Ayan ako. At nanalo naman. At sa declamation contests. At nung ako po ay grade 3, tumatakas ako sa bahay para lang makapag-rehearse at gumanap bilang bulaklak sa dulang Snow White and the Seven Dwarfs. Okay. Ako yan. Siyempre, nagugulat na lang ang nanay ko pag napanood ako sa stage kasi hindi niya alam na nagre-rehearse ako. Sa mga panahon na yon, hindi ko talaga maipaliwanag sa kanya bakit gustong-gusto kong magteatro. Basta ang gusto ko lang, nung ako po ay inalok ng pagkakataong mag-workshop sa PETA, ay talagang ito ay sinagpang ko at nag-workshop ako. At mula nun, ay tuloy-tuloy na ang involvement ko sa theater. Ako po ay gumanap sa iba't ibang mga papel. Ang mga papel ko po noon ay bilang, yung aking papel ay yung bilang isang swivel door. Okay? At yun po ay very memorable sa akin kasi hirap na hirap ako doon. Kailangan pag nag-swivel door ako, yung sound effects ko ay magko-coordinate sa sound effects ng mga kasama ko. Ganun yun. No, ganun yun at babalik pa yon. Pero pinaka-memorable, nung ako po ay gumanap bilang isang bato sa ilog. Hirap na hirap ako. Dahil sabi ko, paano ko bang bubuhayin ang magpagiging bato sa ilog? No, it was a very challenging role for me. Tapos bukod ron, meron din ako ibang mga papel. Ako po ay nagtitinda ng ticket, tapos tagatawag ako sa mga members para umattend ng mga meetings. Ako rin nakikipag-usap sa mga principal para payagan kaming gumamit ng libre ng aming school lobby sa aming mga pagpapalabas. At sa mga panahon na yon, kinukumbinsi ako ng pamilya ko, mag-sports ka na lang. Huwag ka nang magteatro. Eh ayoko, gusto ko pa rin magteatro kahit na tumatakas ako sa magulang ko. Ang amin na lang trade-off ay kailangan i-maintain ko yung aking magandang academic performance. Kasi natatakot sila na baka ako daw ay hindi makatapos ng pag-aaral. Sabi ko, hindi. Plano ko talagang mag-aral, kaya nga ako nasa teatro. Pero hindi nila naiintindihan yon, sinasabi ko na yon. Napakahirap i-articulate ng konsepto na ano ba talaga yung nakakahumaling sa isang tao sa teatro. Kaya, ang ginawa ko na lang ay patuloy akong sumali sa trabaho sa teatro. Gumaganap ako sa iba't ibang mga papel, katulad nito. 1983, batang-bata pa ako. Okay? Siya ay isang dula na ginawa namin. Nag-interview kami sa iba't ibang mga sex workers sa Malate para mabuo namin yung play. No? Dito, pagka kami ay nagpapalabas, hindi lang kami basta artista. Kami rin yung nagsusulat ng play namin. Kami rin yung nagre-research. Kami rin na nagpe-prepare ng costumes namin. At higit sa lahat, dahil nagpapalabas kami noon sa Raha Sulaiman Theater, ang isa sa requirements namin, kami rin ang naglilinis ng theater at pagtatapos ng aming theater season, kami rin ang nagliligpit ng mga silya. No? Kaya napaka-tedious na process ito. Bukod rito, habang ginagawa namin ito, meron yung isang napakalaking challenge. At ano itong challenge na to? Pagka pala ikaw ay artista, hindi ka lang basta naiipit sa entablado. Kailangan, meron kang malaking consideration sa pinakamahalagang performance, quality or dynamics. At ito ang usapin ng paano mong ipapaabot sa iyong audience ang mensahe ng inyong kwento. Mahalaga ito dahil nangangahulugan, nakakausapin mo ng mabuti, kikilalanin ang iyong audience. At dito, nabuksan ang isang usapin na hindi naman dati talagang kasama ng pagpapalabas. Ito yung pagtuturo.
No, kaya ako po ay naging bahagi ng mga nagtuturo sa iba't ibang lugar. Nagpunta kami sa mga iba't ibang mga grupo, sa iba't ibang mga probinsya, at kami po ay nagsagawa ng mga workshop. Sa mga panahon na yon, hindi namin binabalak talaga na maging bahagi ito ng aming karera, no? Kasi sabi, hindi, mag-perform lang tayo, mas masaya yun, no? Kasi tayo ay nasa gitna lang ng entablado. Pero di umano, pagka pala ikaw ay artista, kinakailangan kilala mo yung audience mo, at ang isa sa paraan para ikaw ay makapag-connect sa kanila ay kung pupunta ka sa kanilang mga lugar. Itong mga ganitong pagkakataon ang nagdala sa akin sa iba't ibang lugar. Kaya pinangarap ko man nung bata ako na sabi ko, I will go places, I will be rich, and I will be famous as an actor. Dito, ginawa ko yon. At sa pamamagitan ng pagpunta sa pinakamang malalayong isla o kaya ay sa mga pinakamalalapit na barangay, nagkaroon ako ng pagkakataon na makakilala ng iba't ibang tao. At bilang artista, ginagawa ko silang mga character studies. Inaaral ko kung paano silang gumalaw, paano silang magsalita, anong tunog nila, ano ang kanilang mga angst sa buhay. At sa ganitong paraan ay nauunawaan ko ano ba talaga ang mga usapin na kailangang baguhin sa kanila. Ito ay mahalaga bilang facilitator ng workshops dahil ito rin ang pinagkukunan natin ng mga pagkakataon na lilikhain nila sa pamamagitan ng mga theater workshops at theater games at gagawin nilang experiment, no, para sa pagbabago ng kalagayan ng buhay nila. At dito pumapasok ang usapin na pagka-artista ka pala, hindi ka lang basta nagpapalabas. Kailangan marunong ka rin magturo at magbahagi ng kaalaman mo, at kailangan marunong ka rin mag-organize. No? Anong ibig sabihin nun? Meron kasing isang sistema na isinasagawa sa paghahanda ng mga pagtatanghal. Hindi totoo na ang mga artista ay bulagsak at walang sistema. Dahil kung hindi nila gagawin ang sistema nila, hindi sila makakaabot sa paggawa ng isang klase ng buhay na nalilikha nila sa loob lamang ng tanghalan. At ito ay ginagawa sa pamamagitan ng sistematikong rehearsal, pag-aaral kung paano igagalaw ang katawan, ano ang gamit ng boses, vocalization, pagsusuri ng dula ng material sa nito nanggaling, pag-aaral ng mga character ng mga situations para ito ay malinaw na maipahayag sa kanilang mga tinuturuan at sa kanilang mga manunood. Sa ganitong aspeto rin, pumapasok ang usapin na pag ikaw ay artista, kailangan organizer ka rin at researcher ka. Halimbawa, nagkaroon kami ng pagkakataon na nakatrabaho namin ng CCP at ang NCCA para sa isang project sa piling ng mga street children sa Malate. Nagre-rehearse kami at ang isa sa mga problema ko noon, dahil ako yung director, hindi dumadating sa oras ang mga artista ko. Lagi silang late ng 3 oras, o kung minsan naman absent yung isa, minsan naman present. Hindi sila nabubuo. E di syempre, dahil magpapalabas kami sa CCP, isang napakalaking pressure nun sa amin. Pero natuklasan ko na kaya pala sila ganun, ay halinhinan or nagte-take turn sila sa pagtulog sa mga jeep na nakaparada sa mga kalye ng Malate. Eh di syempre, nasira ang ulo ko. Hindi ko alam kung ano na, ganun pala. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung aking galit. Dahil nasanay ako na sa pagnasa teatro, ay basta dadating ka sa oras, bahagi yan ng disiplina. At kailangan nating mag-ensayo kasi kailangan ipalabas natin sa ating audience ang pinakamahusay na pagtatanghal na kaya nating gawin sa loob ng isang panahon. At hindi lang ito. Sa mga pagkakataon din na nagpupunta kami sa community, natututunan namin kung paano makipag-deal sa local government officials. Bakit kailangang magpalabas sila ng kanilang original na dula? Bakit ang mga barangay captain ay mas mahalagang magbigay ng pagkakataon sa original performances ng kanilang local talents kaysa ibigay ang kanilang plaza para sa mga magbabayad ng shooting na malalaking movie outfit? Ano yung exchanges dito? At ginawa rin namin na bigyan ng cultural orientation pati mga police at mga military, kasi kailangan namin kumbinsihin na importante ang papel nila para magkaroon ng peace and order habang nagpapalabas kami sa plaza. Ang mga ganitong gawain ay hindi karaniwang kilala na trabaho ng mga artista, dahil kilala natin ang mga artista bilang mga nagtatanghal lamang sa gitna ng entablado. Pero sa pamamagitan ng pagkakataon ng mga ito na nabuksaan sa amin, naitanong ko sa sarili ko, nagsimula ako sa teatro nung ako po ay 14 anyos. Ako po ay 49 na ngayon.
ano ang ginagawa ko sa piling ng teatro. Nito na rin lamang ako na pag-isipan na ang ginagawa ko pala sa piling ng teatro ay paglalahad ng pagkakataon para makalikha ng isang bagong buhay sa pamamaraang buhay. Ito pala ang nililikha sa bawat pagkakataong may eksperimento ng mga sitwasyon upang tignan kung ano ang mangyayari, ano ang magiging reaction ng mga tao. Ito pala ang pinaghihirapan ng mga artista kaya sila nag-iensayo. Gusto nilang ipakita sa kanilang mga manonood ang pinakamagandang pagkakataon na maaaring tumugon sa isang suliranin upang mabigyan ng puwang ang pagbabago ng buhay o pag-alwan o pagbabago ng quality of life ng mga taong nalulukob sa isang suliranin. Kaya ang mga artista ay handang gumampan sa kahit anong uri ng trabaho, mula sa pagbebenta ng tiket, pagkakarpintero, pagkukumpuni ng mga sira, pagbili ng mga kung ano-ano sa isang very tight na budget. Sa amin, pag nagro-roadshow o nagtutour kami, halimbawa, nililinis namin yung theater, naglilinis kami ng banyo dahil kami ang gagamit. At bahagi ito ng aming training sa pagharap sa buhay. Kaya, pagka tinatanong ako ngayon kung ako ba ay naging isang actor, ang naiisip ko, oo, naging actor ako. Pero ang actor ay hindi na lamang yung simpleng nagtatanghal sa entablado. Para sa akin, ang pagiging actor ay nangangahulugang isa akong artista na lumilikha ng mga bagong pagkakataon upang masubukan ang mga nais nating maganap sa lipunan. Ako ay nagtuturo ng mga kaalaman mula rito. Nag-o-organisa ako upang mabigyan ng pagkakataon ng paglahok ng lahat at nagsasaliksik ako upang matiyak na angkop ang mga ginagawa naming pagsasadula sa aming audience. Lahat ng ito ay nakabalot sa usapin ng pagiging community-oriented. Kaya yung actor ay artist, community-oriented, teacher, organizer, researcher. Sa pagkakataon na yon, pag ginagawa yon, ginagampanan yon, nagagawa din ang pagpapahalaga o ang pagbabahagi ng tatlong major values or guidelines para sa buhay. Ano yon? Una, yung konsepto ng pagkakaroon o pagkamit ng kahusayan or excellence sa lahat ng isinasagawa. Kaya may konsepto ng rehearsal. Pangalawa, yung konsepto ng kapwa na kinakatawan ng audience at ng komunidad na tumatanggap ng lahat ng mga isinasagawa at ipinapalabas ng mga artista. At pangatlo ay ang usapin ng pagsasama-sama o ng komunidad dahil mahalaga ang komunidad sa anumang interaksyon sa entablado. Dito po pumapasok yung usapin ng disiplina at katumpakan. No, yung discipline and righteousness, discipline and katwiran, dahil ito ang mga pagpapahalaga na magpapaganap sa ating paghahanda para sa kinabukasan. Kaya kung ako po ay magtatapos ngayon dito, ako bilang si Glecy Cruz Atienza ay tumuturing sa aking sarili bilang isang aktor. At inaanyayahan ko po kayo na maging bahagi rin ng paglalakbay na ito bilang isang artista na community-oriented, teacher, organizer, and researcher. Gawin po nating buhay ang buhay sa ating kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong lahat.